the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Coming together as God's family with confidence, let us ask the Lord for pardon and strength. I confess, Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I am greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do. Through my most grievous fault, therefore I ask Blessed Mary, ever virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, pray for me to the Lord our God. Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Most humble Martin de Porres, your charity embraces not only your needy brothers and sisters, but also the very animals of the fields. Behave you in glorious blood example of charity. Listen to the prayers of your needy brothers and sisters, that by imitating your virtues we may live contented in the state in which God has placed us, and carrying with strength and courage our cross, we may follow the footsteps of our blessed Redeemer, and his most affectionate mother, that at last we may reach the kingdom of heaven through the merits of our Lord, Jesus Christ. Amen. May you intense love for my spiritual needs and cares in your desire to discover God's goodness in all things. Guide me, St. Martin, that I may see God in all things. By your shining example in Christian, it has been from all the material pleasure that make you nearer to what is supernatural and divine. Pray, St. Martin, that I may continually grow spiritually in God's grace. By your practice of strict poverty as a means to attain your holiness and intimate friendship with God, we implore you, St. Martin, make us poor in heart and spirit. O Lord, you have given to the world the glorious apostle of humility, St. Martin de Porres. Guide us by his example and strengthen us through his intercession in our efforts to confirm our hearts to the humble heart of the crucified Son, Jesus Christ, our Lord. Saint Martin de Porres, you always had sympathy for the poor and those who are suffering. We need your help and are asked for it with great confidence in your goodness and power. The favors you receive from God encourage us now to ask your intercession. We ask you most humbly to befriend us and assist us from your place in heaven. When you were here on earth, you spent your life loving God in your neighbor. Now that you live in the presence of God, intercede for us and make a divine decision to give ourselves a solid body. Amen. So we continually pray for all the sick. We implore your majesty most humbly, O Lord, that as the feast of our salvation draws ever closer, so that we may press forward all more eagerly towards the worthy celebration of the Paschal mystery. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet. Jeremiah. Thus saith the Lord, this is what I commanded my people. Listen to my voice. Then I will be your God and you shall be my people. Walk in all the ways that I command you, so that you may prosper. But they obey not, nor did they pay heed. They walk in the hardness of their evil hearts and turn their backs, not their faces to me. From the day that your fathers left the land of Egypt, even to these days, I have sent you entirely all my servants
the prophets. Yet they have not obeyed me or paid heed. They have stiffened their necks and done worse than their fathers. When you speak all these words to them, they will not listen to you either when you call to them. They will not answer you. Say to them, this is the nation which does not listen to the voice of the Lord. It's God, or take correction. Faithfulness has disappeared. The word itself is banished from their speech. This is the word of the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus was casting out the devil which was mute. And when the devil was cast out, the dumb man spoke. The crowds were amazed at this. Some of them said, it is by Beelzebul, the prince of devils, that he casts out devils.
Others to test him were demanding of him a sign from heaven. Because he knew their thoughts, he said to them, every kingdom divided against itself is laid waste. Any house turned by dissension falls. If Satan is divided against himself, how can his kingdom last? Since you say it is by Beelzebul that I cast out devils, if I cast out devils by Beelzebul, by whom do your people cast them out? In such case, let them act as your judges. But it is by the finger of God that I cast out devils. Then the reign of God is upon you. When a strong man fully armed guards his courtyard, his possessions go undisturbed. But when someone stronger than he comes, he overpowers him. Such a one carries off the arms on which he was relying and divides his bonds. The man who is not with me is against me. The man who does not gather with me scatters. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang ibanghelyo po natin ngayon na hindi lamang po sa pagkapalayas ng demonyo. Bahagi yun na kung saan ay nakita natin na pinalayas na Jesus ang masamang espiritu. Yan ang kalimitan na nabibigyan natin ng paghinilay sa ibanghelyo ito. Pero hayaan niyo po na nais natin bigyan yung ikalawang bahagi na binibigay sa atin ng ating Panginoon Jesu Kristo bilang ang bahagi ng ating panginilay. Ano yun? The man who does not gather with me scatters. Kanino ba tayo makampi? Yun ang ibig sabihin ni Jesus. Kung tayo ay kay Jesus, gumagawa tayo ng mabuti. Kung tayo ay si demonyo, gumagawa tayo ng masama. It could not be otherwise. Bahagi yun ang pag-es. Kasi pagkat sabi nga natin, yun ay opposite. Hindi pwedeng ang masama ay gumawa ng mabuti. At ang mabuti ay gumawa ng masama. So, kung kayo ay mabuti, dapat gumagawa ka ng mabuti. Kung ikaw ay masama, siguradong gagawa ka ng masama. Kasi yan yung putawagin natin. Yan yung iyong pagkakanya. Yan yung putawagin nga po natin sa mga bagong kabarat. Yan ang DNA mo. Kaya ka gumagawa ng masama kasi masama ka. Kung sakali mang ikaw ay gumagawa ng kabutihan, it is still on the service of masama. Nagkukunwari ka lang. Pero dahil masama ka, yun ang gawain. Kaya isa yung pagkabahagi ng pagkilos na kung saan tayo pinalahan ng pumikama. We act according to our identity. Kaya nga po doon sa mga umaten na ating Lenten recollection noong nakaraang Sabado, sabi ko nga po ay ano ba? Ano bagay yung nasa utak natin? Kasi kung yun ang nasa utak natin, yun ang gagawin natin. Bahagi na kung saan ay pagkilos. Kasi
Yun ang pinaniwalaan natin na tayo eh. Kaya, ito yung pagtanong na ibinibigay ni Jesus doon sa mga umaatake sa kanya. Ano ba ako? Masama o mabuti? Yung bang mga nagpapalayas ng demonyo na mga iskriba at mga parasay, ano ba sila? Masama o mabuti? Kasi kung yung gawain na yan ang mabuti, ay ginagawa yan kasi ikaw ay mabuti. Yun yung iyong pagkanilalang. Yun ang iyong pagkatao. Kaya yung malaking hawak niya ni ulit, kinakailangan natin. Ipakita natin, what are we made of? Kung tayo ay para sa mabuti, gumagawa tayo dapat ng mga bagay na mabuti. Pero kinakailangan, maging kumbinsido tayo na ulit, tayo ay mabuti. Kaya, kundusin po, magbalik at babalik tayo doon sa biyaya ng binyag na siyang pinagagalingan ng lahat ng pagkilos natin sa daigdig na ito. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos, mga inililigtas ng Diyos, tayo ay kanyang bayan na nais niyang ilagay sa isang kalagayuan na higit na kalugod-lugod sa kanyang harapan. Kaya tingnan natin na maging bahagi ng ating pagkilos sa buhay na ginagalawan natin, na tayo hinahamon, kanino ba tayo? Sa Diyos ba tayo? O sa kabaligtaran ng Diyos? Kaya nga, yung lahat ng pagkilos ay dapat sumasang-ayon kung ano tayo at kung ano ang pagkilala natin sa ating sarili. Kaya nga, naging madali na ho eh. Ay madali na yung pagkilos. Kasi bakit? Tayo yun eh. Pagka gumagawa ng mabuti, kasi ako'y mabuti. It is who I am. It is what I am. Bagamat nga kung minsan sabi nga ho ni Paul Francis, it's not easy to do good. It's not easy to do good. Pero, kung maging maliwanag sa'yo na ikaw ay mabuti, matutulungan ka na mapadali ang pagkilos na magawain na nakabubuti. Kaya po kuminsan tayo nahirapan na gumawa ng mabuti, kasi bakit? Ang tingin natin sa ating sarili, masama na nagpapakabuti. Hindi, no? Makagagawa lamang tayo ng mabuti sapagkat tayo ay mabuti. Hindi tayo makagawa ng kabutihan kung hindi tayo mabuti. Paano ka makagawa kung hindi ka mabuti? Kaya nung sabi ni Jesus sa kanyang mga parehas, paano ako makapagpapalayas ng demonyo kung ako ay demonyo? Hindi ko gagawin na palayasin ko ang aking sarili. Kaya, napakalaga, sabi ko rin ako kahapon sa ating pong mga street mass, ay bahagi na napakalaga ginagampanan ang tamang pagtingin namin sa ating sarili. Self-esteem. Napakahalaga po yung self-esteem. At yan ay una na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ipinagkaloob tayo sa atin. Ano yun?
na tayo ay kanyang mga anak. Mula higit sa lahat, mula nang tayo inika ng Diyos. Sa daigdig na ito, at higit namin pinapakinabang, lalong-lalo na sa biyaya ng sakramento ng binyag. Eh, bakit tayo hindi nagiging mga anak ng Diyos? Dalawang bagay. Una, yung paggawa ng masama. Pangalawa, yung walang ginagawa. Padahal hindi naman ako gumagawa ng masama eh. Oo nga. Pero mabuti ka pa o masama, mabuti ako pa din. Kung mabuti ka, you will not be contented in not doing anything. Mabuti ka eh. Hindi mo pwede sabihin mo na hindi ako kikilos dahil ako'y mabuti. Kung ako'y mabuti, sapat na sa akin ang nakatayo na lamang o nakaupo na lamang na hindi gumagawa ng masama. Ah, hindi mabuti yun. Masama pa rin yun. Kasi bakit? Hindi ka gumagawa ng pagiging mabuti. Mabuti ka sabi mo eh. At yung mabuti, hindi pwedeng walang gagawin. Hindi pwedeng walang gagawin. Sabi nga nung iba, kuminsan yung iba ayaw gumawa. Bakit? Natatakot na magkamali. Pero sabi nga, hindi ka natatakot na magkamali. Kasi nga, hindi maliwanag. Hindi maliwanag sa akin na alin. Na tayo ay mabuti. Na tayo hindi masama. Kaya, yun pa lamang yung dapat namin mabigyan ng higit ng pagtugon. Kaya nga, bahagi ng ating pagninilay, lalong-lalo na ako, sa mga hamon na ipinamamanik sa atin, lalong-lalo kapag araw ng Huwebes, sa panalangin natin para sa mga may sakit. Kasi bakit? Gawain ito ng mga mabubuti. Hindi pwede na wala tayong ginagawa. Marami tayong pwedeng gawin. At kung talagang naniniwala tayo na tayo ay mabuti, hindi ka makukontento na wala kang gagawin. Hindi ka makukontento na wala kang gagawin. Kasi bakit mabuti ka eh? Ganun yan eh. Kung yan ay na maging bahagi ng iyong saloobin at ng iyong pagkatao, kumbinsido ka na mabubuti ka, sigurado, marami tayong gagawin. Marami tayong magagawa. Ito yung hilingin natin sa harapan ng buhay ka pa. Sabagat, nakakalungkot isipin na no, sabi nga natin ay we are good. But the problem is what? We do not know. Hindi pala alam natin. Hindi natin alam na tayo ay mabuti. Matapat naman mo nasabi na hindi natin alam na hindi tayo mabuti. Kasi wala kang ginagawa. Hindi ka naman masama eh. Pero ba't ka wala kang ginagawa? So, ibig sabihin, hindi mo alam na ikaw ay mabuti. Hindi mo alam that there is an immense power given to you by being good. Marami tayong pwedeng gawin. Bakit? Mabubuti tayo eh. Hindi tayo si Belzebul. Hindi tayo ang demonyo na alin. Gumagawa ng masama sa kapwa at walang ginagawa. Walang ginagawa. Kaya nga po, mayroon kasabihan eh, evil trials because good men do nothing. Namamayagpag daw ang kasamaan kasi may mga mabubuting tao na walang ginagawa. So, kung ganun lang, kulang.
Kulang ang pagiging anak mo ng Diyos. Kulang ang pagiging anak mo ng Diyos. Kaya dalangin natin sa araw ko ng pumay kapag. Tayo ba talaga ay para sa Diyos? Kung talaga ay tayo ay para sa Diyos. Kaya sabi niya, no? Ang hindi tumutulong na mag-ipon, very clear, ang hindi tumutulong na mag-ipon ay ulit, nagkakalat. Paano hindi naman ako nagkalat eh? May kalat, halimbawa, madumi ang paligid. Hindi naman ako madalang kakalat eh. Pero dahil sa mga alat, hindi ka naging katulong na umiipon. Ah, alam sabi ni Jesus, hindi kita kasama. Kasi bakit? Hindi ka tumutulong na mag-ipon eh. Eh ako, nag-iipon ako. Kung kasama mo ako, dapat yun ang hindi na ginagawa ko. At ito po yung isang bagay na kung saan ay kinakailangan natin ipanalangin. Kinakailangan natin ipanalangin. We have to heal. We have to heal our blindness. Sa pag-aakalan, sapat na, nawala akong ginagawang masama. Yung kasi karamihan ng pamantay ng tao eh. Mabuti na ako kasi bakit? Wala akong ginagawang masama eh. Oh. Sa pamantay ng Diyos, kulang yon. Bakit? Wala kang ginagawang mabuti. Hindi sama, hindi sapat, na wala kang ginagawang masama. Kung talagang ikaw ay para sa Diyos, kinakailangan, hindi ka lamang gumagawa ng masama, ngunit ganit, gumagawa ka rin ng mabuti. Ito po ang itulog natin sa laban ng pumay kapal. Nasabi ko nga po, ano, ay isa, kaya isa po. Ano? Kaya sabi ko sana sa dami ng paggawa, kaya po isang bahagi yun ang ating nais na maging paggawa ng mabuhi alin. Prayer for the sick. Na hindi tayo mapagsabihan ng puro may kapal, wala kang ginagawa. Di magdasal sa mga may sakit, hindi mo magawa. Kaya yun po yung nais natin na mabigyan ng higit ng pagkilala. Higit na magpakilala. At ito rin po yung amo ng the Paris, the greater participation. Kinakailangan natin yung ang bawat isa ay mag-participate. How little it may be. Kahit na po hindi isang oras na pagkatanod sa banal na sakramento sa altar, sabihan ninyo yung inyong mga mahal sa buhay. Anak, busy tayo po si Jesus kapag araw ng Huwebes. Mag-alay ka man lang doon. Kahit isang ama namin, para sa may sakit, kinakailangan hilingin natin yung partisipasyon, lalong-lalo na para sa mga may sakit. Bahagi yun na kung saan ay yun yung isa sa mga pamantayan na nais natin matugunan, kahit malaman din, well, of course, marami pang pwedeng gawin natin. Pero sabi nga natin, ito isang mga pagkilos na kung saan ay makita mo natin. Ang malaki alin? Maliwanag. Alin, ginagawa natin ito sabagat tayo ay mabuti. Hindi sapat na wala tayong ginagawa. At hindi rin sapat na alin, hindi ko man lang mapasabihan yung mga membro ng aking pamilya na alin, mag-aalay man lamang ng konting panahon. Kahit hindi isang oras. Kahit hindi isang oras. Sabi ko, kahit isang ama namin lang. Well, of course, meron tayong mga talagang nakatalaga na naging isang oras. Pero, we have to invite others to participate. Dahil, maghando ng panahon para sa mga may sakit. Kasi hindi sapat lamang na huwag tayong gumawa ng masama. Kinakailangan na gumawa tayo
ng kabutihan. Isa na rito ang ating apostolate para sa ating mga kapatid na may karamdaman. At ito, tulong natin sa pamagitan ng pag-anabena, pag-itaniya sa tulong ni San Martin. Saint Martin, saving the conversion of souls.
collector of the tempted and the repentant. Saint Martin, compassionate to the sorrowful. Saint Martin, consoler of the afflicted. Dear brothers and sisters, in our prayer of faith, let us appeal to God for our brothers and sisters and for each and every one of us. Come and strengthen us to this holy anointing, Lord, have mercy. Free us from all harm, Lord, have mercy. Relieve the suffering of all the sick here present, Lord, have mercy. Give life and health to our brothers and sisters, to whom we lay our hands in your name. Lord, have mercy. Blessed be God who heals us in Christ. Praise you, God, Almighty Father. You sent your Son to live among us and bring us salvation. Praise you, God, Holy Begotten Son, who humbled yourself to share in our humanity and to heal our infirmities. Praise you, God, Holy Spirit, the Consoler, your unfailing powers give us strength of our bodily weakness. God of mercy, ease the suffering and comfort the weakness of your servants, whom the Church anointed with this holy oil. We ask this through Christ our Lord. Amen.